Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ha, ngayong araw, January 19, 2024. Patuloy pa rin na nagpapaulan sa may parte ng ilang bahagi ng Mindanao yung shear line. At ito nga po ay asahan natin mararamdaman pa sa may Caraga and Davao region. At yung northeast monsoon naman o yung Amihan ay ramdam pa rin po yan sa Cagayan Valley, Aurora, Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Calabarzon, Bicol Region at natitirang bahagi ng Central Luzon. At ayon naman po sa European Center, biglang bubugso naman yung Easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko pero panandalian lamang. At muli nga pong bubugso yung Northeast Monsoon o yung Amihan at magkakaroon ng shear line na magdudulot naman ng pag-ulan sa eastern section ng Northern Luzon at hanggang sa parte ng Central at hanggang dito nga po sa may Southern Luzon. At ayon naman sa advanced weather forecast ng European Center, meron niyang posibleng mabubuo na sama ng panahon dito sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa parte ng Mindanao. At yung isa naman dito naman po sa may eastern section naman po ng parte ng Taiwan. Yan po yung imomonitor natin sa mga susunod na advance forecast kung ito nga po ba ay may merong direktang epekto sa ating bansa. Dumako na muna tayo sa ating rain map animation kung saan nga mamayang alas 10 ng umaga mananatiling maganda at maayos ang lagay ng ating panahon. Makulimlim lamang po dito sa may parte ng Palawan. May chance ng pag-ulan ng eastern section ng Mindanao at magiging maliwalas at maganda naman po ang lagay ng panahon ng halos buong bansa. Asahan na lamang natin yung isolated rain shower. At pagdating naman po mamayang alas 3 ng hapon, ganun pa rin po, maayos at maganda ang lagay ng panahon. May chance pa rin po ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi, maayos at maganda pa rin po ang lagay ng panahon. Makulimlim na kaulapan dito pa rin sa may parte ng Palawan at maayos at maganda naman ang lagay ng panahon ng halos malaking bahagi ng bansa. Pagdating naman ng alas 10 ng gabi, ganun pa rin po maayos at maganda po ang lagay ng ating panahon. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, ito nga po, no, yung high pressure area na to ay kapag tuluyang nawala ay muling bubugso na yung ating Easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko. At pagdating naman po ng January 21, ito naman po ay bubugso muli yung Northeast Monsoon o yung Amihan. At magkakaroon nga ng possible low pressure area dito sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yung extension ng kaulapan yan ay posibleng magpaulan sa natitirang bahagi ng Mindanao. Pagdating naman po ng January 22, ito naman po yung Northeast Monsoon o yung Amihan ay posibleng magdala namang ng mga mahina at katamtamang pag-ulan sa may parte ng Northern Luzon. By January 23, ito na nga po yung mas lalakas na pagbugso ng Northeast Monsoon at magkakaroon nga ng chance ng mga pag-ulan sa eastern section ng Luzon. Pagdating naman po ng January 24, ito na nga po yung shear line ay magdudulot naman po yun ng pag-ulan dito nga sa parte ng Bicol Region, Central Luzon, Northern Luzon at hanggang dito nga po sa may parte ng Visayas. By January 25, tuloy-tuloy pa rin po mapapansin natin, makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan dahil pa rin po sa shear line. Pagdating naman ng January 26, no, dito nga po magkakaroon naman panibagong high pressure area kaya kung mapapansin nyo, yung Northeast Monsoon ay posibleng umabot siya na hanggang sa Mindanao. By January 27, ito nga po magkakaroon tayo ng low pressure area outside PAR. Ito nga po ay andito naman sa southeast ng Mindanao at yung isa naman po ay andito sa may parte ng Taiwan.
Pagdating naman ng January 28, mapapansin nga po natin yung extension ng kaulapan nitong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay magdudulot naman po yan ng pag-ulan dito nga sa may parte ng Visayas at ng Mindanao. Posible naman po tayo makaranas dyan ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At yung isa namang sama ng panahon na nandito nga po sa may parte ng Japan, ito nga po sa ngayon, mababa naman ang tsansa nito na makaapekto sa ating bansa. Iba yung pag-iingat at paghahanda sa ating mga kababayan para nga po dito sa low pressure area na posibleng magdulot ng pag-ulan sa may parte ng Mindanao at ng Visayas. Again, inulit po natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman po natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po.